sa luha ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Minamahal kong mga kapatid, ang bawat panalangin at pagsamba ay lagi nating pinatutungkol sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Santo Rosario. Sa araw din pong ito, nananawagan si Pope Francis na tayo ay mag-ayuno, mag-alay ng sakripisyo at manalangin ng Santo Rosario para sa kapayapaan ng daigdig. Napakarami pong mga sigalot, lalo na sa Middle East, Israel at ang Palestine, sa Ukraine, sa Russia, mga sigalot at gera na nakakaapekto sa buong mundo. Nananawagan si Pope Francis para sa panalangin ng kapayapaan, lalo na sa araw na ito na ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Sa misang ito, iniuugnay natin ang ating mga panalangin sa panalangin ng buong simbahan sa pagsusumamo sa Diyos sa pamamagitan ng Mahal na Birhen ng biyaya ng kapayapaan. At ipinapanalangin din po natin ang mga sarili-sarili nating mga mithiin, mga dalangin at intensyon, at mga intensyon na ipinagkatiwala sa atin sa misang ito. Upang maging karapat dapat tayo sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, pakumbabang loob tayong lumapit sa Diyos, humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Naparito ka upang patawarin ang mga nagsisisi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dulot mo sa aming lakas at kabanalan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Patuloy mo kaming inaakay patungo sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa napakarami nating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus. Sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya, kaysa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Pagkaakyat ni Jesus sa langit, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem buhat sa bundok ng mga olibo na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito'y sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alpeo, si Simon ang makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi sila nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariyang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas.
Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Magsitayo po ang lahat. Kapatid, sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos. Wika niya, sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan nito. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon'y ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo, ngayong pong araw na ito nakatangi-tangi dahil sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario at sa panawagan ni Pope Francis na italaga natin ang araw na ito para sa pagsasakripisyo at panalalangin ng Santo Rosario sama-sama bilang isang parokya o sama-sama sa inyong mga bahay o kaya naman kung walang pagkakataon kahit na personal na manalangin ng Santo Rosario sa araw na ito para sa intensyon ng kapayapaan sa ating bansa at sa buong daigdig. Yung Santo Rosario po na lagi ninyong ginagamit, ang tanong natin, para saan po ba ito? At ano ang kahulugan nito? Itinuturo po sa atin ng simbahan na sa panalangin ng Santo Rosario, tayong lahat ay sumusunod kay Jesus sa mga misteryo ng kanyang buhay, ng tuwa, ng liwanag, ng hapis, at luwalhati. Kaya nga ang sabi ni Pope St. John Paul II, sabi niya, ang rosaryo ay parabagang Biblia kung saan sinusundan natin si Jesus sa lahat ng yugto ng kanyang buhay kasama si Maria. Kaya't si Maria ang pinakamainam na tagapagturo sa atin upang maunawaan natin ang mga misteryo ni Kristo. Bakit? Ang Mahal na Birhen, ang naging unang daluyan ng misteryo ni Kristo at nang si Kristo ay ipanganak sa pamamagitan ng Mahal na Birhen, ang Mahal na Birhen ang sumubaybay sa lahat ng yugto ng Mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya't sino ang pinakamabisang makapagtuturo sa atin kung sino at paano susundan si Jesus? Ang sabi sa atin ng simbahan, ang Mahal na Birhen, sapagkat siya ang unang naging saksi sa lahat ng mga kaganapan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag tayo nagdarasal ng Santo Rosario, sa bawat misteryo na ating pinagnililayan natin ito sa pamamagitan ng puso at pag-iisip ng Mahal na Birhen na nagtuturo sa atin na sa lahat ng magyugto ng misteryo ni Kristo, iisa ang sinasabi sa atin ng Panginoon, handa akong ibigay ang lahat para sa iyong kaligtasan at sa aking kaligtasan. Kaya't ang Santo Rosario, bagamat tayo'y binabatikos ng ibang mga sekta at relihiyon, kung pag-aaralan niyo po, ito ang pinakamabisang pananalangin at para bagang tayo'y nagbabasa ng Biblia sapagkat sinusundan natin ang mga misteryo, ang mga yugto sa kaganapan ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya maraming mga Katoliko, bagamat bihirang nagbabasa ng Biblia, pero nagdadasal ng Santo Rosario, alam ang mga yugto sa buhay ni Jesus. Bakit? Dahil sa Santo Rosario. Ang sabi nga sa atin, parang ito daw po ay mini Bible sapagkat sinusundan natin ang mga misteryo ng buhay ni Jesus, tuwa, liwanag, hapis, at luwalhati. Yan po ang una. Ikalawa, pag tayo po ay nagdarasal ng Santo Rosario, nakikita natin sa lahat ng misteryo po ng buhay natin, ng mga tuwa, ng liwanag, ng hapis at luwalhati, kasakasama natin ang Mahal na Birhen. Ang bawat isa po sa atin, di po ba, dumadaan sa mga tuwa ng buhay, pero minsan nasa hapis, pero nandoon din po at dinadala tayo sa luwalhati. Kaya ang Santo Rosario po, nagiging salamin din ng buhay natin. Tuwa, liwanag, hapis, at luwalhati.
Hilingin po natin sa misang ito at sana naman po ang bawat isa sa atin, lalo na ang mga Katolikong namimintuho sa ating mahal na Birhen at kay Padre San Padre Pio, makikita ninyo, wala pong sandali na hindi siya humahawak sa Santo Rosario at binabaybay ang Santo Rosario. Sana naman po tayong lahat laging nasa ating bulsa o bag yung ating rosaryo at hinahawakan para bagang kung tayo hindi makapagdasal o nahihirapang magdasal, parang nagiging hagdan natin papuntang langit ang bawat kadena at bawat butil ng rosaryo na ating binabaybay. Minamahal ko mga kapatid kay Kristo, marami pong milagro ang nangyari dahil sa Santo Rosario. Marami pong mga biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Santo Rosario. Sana po lalo ninyong mahalin ang pagdarasal ng Santo Rosario. Amen. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo ng taimtim, mga kapatid, upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanayang banal. Ama naming lumikha, gawin mong ang mga alay na aming hain ang siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Hesukristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kay Samuot ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong aming pinararangalan ang mahal na Birhen. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kailan, di narakilan ang lahat.
kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yun at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid,
halina't manalangin tayo sa mapagmahal nating Ama, tulad ng itinuro sa atin ng ating kapatid at Panginoong Hesukristo. Hinihiling namin, Panginoon, kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo sa aming lahat ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang marami naming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kaysa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ni Kristong muling nabuhay ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Buong puso nating ipagkaloob ang kapayapaan ito sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Panginoong Hesukristo, anak ng Diyos na buhay, sa kalooban ng Ama at sa tulong ng Espiritu Santo, ay pinagkalooban mo ng buhay ang sandaigdigan sa pamamagitan ng iyong pagkamatay. Iligtas mo kami pakundangan sa iyong kamahal-mahalang katawan at dugo, sa lahat ng aming mga kasalanan at samadlang masama. Loobin mo sana na lagi kaming maging tapat sa iyong mga utos at huwag mawalay sa iyo kailanman. Mga kapatid, narito si Jesus ang Kordero ng Diyos. Narito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Pinagpapala tayong tatanggap sa Kanya sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Halina at subukan kung ganong kabuti ang Panginoon. Thank you.
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa pangangailangan ng matatanda at may sakit na pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, iniyahayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong mahal. Kaming nakikiisa sa kanyang tiniis, ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kaluwalhatian sa langit sa pamamagitan niya. Kaysa mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrel, China, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalang, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga hagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po lahat para sa ilang patalastas.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pahingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Sa darating na January 2025 ay susuportahan ng pambansang Dambana ang gaganaping 129 Plenary Assembly ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP dito sa Arsidiosis ng Lipa. Bahagi ng paghahanda para sa pahalagang pagdiriwang na ito ng mga obispo ng Pilipinas, kami po ay kumakatok sa inyong mabubuting puso upang matugunan ang mga pinansyal na pangangailangan. Mayroon po mga sobre na ipinamimigay ng ating mga tagapaglingkod para sa inyong mga handog na lubos nating pasasalamatan. Ang inyong tulong at panalangin ay malaking bahagi sa pagtatagumpay ng pagpupulong na ito. Maraming salamat po. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labat-labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagwaswas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay bibindisyon na ng inyong mga...